Good morning guys, once again welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa may malapit sa bahay, no? Nasa plaza. Ito'y dating kalye o highway, pero ang ginawa na ngayon Tamiento ng Barcelona is ginawa na nilang panglaruan ng mga tao sa ng mga bata, laruan ng mga bata, no? Kaya may mga ganyang style. At ginawa nila ito ngayon dahil kasama sa isang pagpapalakas sa turismo, no? Ang kanilang tema ay ang El Tres Tombs o ang tatlong tumba. Ano yung tumba sa Tagalog? Libingan, no? Yan ang kanilang tema ngayon. Dito ngayon sa may Calle San Antonio. Yung weather ngayon, conditions ng mga tao, mga nanonood. Ito yung Mercat de San Antonio. Ayan. At pupunta tayo ngayon, papasok tayo mamaya. Tingnan natin yung mga ginagamit nung unang panahon na pantransporte ng mga produkto. No, yung mga karwahe. So nandito na tayo ngayon sa loob. Wala natin yung mga transport. Ba't ibang transporte eh, noong unang panahon? Ito yung isa. So, noong unang panahon na imbento na itong tinatawag na molye. Pero yung mga gulong nila, yung kahoy. Yan. Tapos ang pinaka ilaw nila is kanyan. So pagpasok natin kanina, no, kinuha yung ating pangalan at saka yung telephone number. Yun lang, wala tayong bayad. Parang pinaka-exhibition ng mga karwahe na ginagamit noong unang panahon. Ito ay, sa pagkakalam ko, ginagamit ito ng mga hari dahil ito merong driver, no? Merong driver sa unahan. Tapos ang mga hari o reyna, dyan nakasakay, no, sa loob. Ayan, ganda ng karwahe. May shock absorber pa siya. No? Ayan. Ito rin. Carretela a las Respondes. Ayan. Yung iba't ibang design. No? Ayan. Meron siyang pinakataklog para kung pagka yung mga nakasakay, ibababa lang nila yan at hindi na sila maaarawan. Ang mga sumasakay dito is yung mga high ranking, no, sa kaharian. So ito naman yung isang tipo ng sinatawag nilang tartana. Ayan, tartana. Kita yung aking anino. Ayan. Ginagamitan naman ito ng ano. Ewan ko, tao ang gumagamit na yan patuloy. Tapos sa paminahan ng mga uling. Ayan. Carro de Trabuc. Pangalan. Ito naman ay Carro de Basa o Kaisat. So, ito ay Carro ng box, no? Ayan. Box ang pagkakagawa. Siguro transport ito ng mga tubig noon.
Ayan o, kasi meron siyang pang ano, pang salok. So ito siguro ginagamit ng mga bumbero noong unang panahon na pagka magkakaroon ng sunog. Ayan. Ito naman ay Carro de la Carne. Pagka nagtatransport sila ng mga karne. No? Ito yung ginagamit noong unang panahon. Na transport nila. San Andreo Palomar. Ayun o, may mga sabitan ng mga karne sa loob. May mga nakakatay na karne. At ito naman ay Carro del Sexto. Hindi ko alam kung ano to, no? Pero may mga una, may mga sako. Siguro ay ano, ang dala-dala nito ay mga ginto. O yung mga namina. No? Ganun din, ang laki din ng gulong. Yung gulong halos kasing laki ko yung gulong, no? Laki. At ito naman ang Carro de Bocois. Ito ay ginagamit nila pang pangdala ng mga bino o alak. Dahil may mga barrel siya. May barrel. Ayan. At ito naman ay Carro del Pan. No? Ano, yung mga basket na may mga lamang pinapay na malalaki. Carro del Pan. Carro de Escala de los Verduras. Nakalagay siyang mga natipang klaseng verduras, may patatas, may sano, may sandi, may pakwan, may melon, may mga pang salad. Ito naman ay Carro de Vela, Pajes de Vela, no? Ayan, ito. Carro de Escalas de Bidon. Ito naman yung mga pang transport na mga lata-lata. Ang laki siya, oh. Ito ay Carro de Saco de Escorza de Pi. Siguro ito yung mga Carro na ginagamit pag magta-transport ng mga trigo, yung mga na copras na trigo, no? Yung mga naaning trigo. Yan ang ginagamit nila. Ito naman ang Carro Frances. Pangkarga ng mga isda. Ayan. Pangkarga ng mga isda. No, yung galing sa dagat. Ayan. At ang galera. Galera ito ay na-construy noong 1860, no? Masabi ito na ginagamit sa probinsya ng Espanya. At nagkakarga siya ng mabibigat, no? Kaya niyang dalhin ng mabibigat. Dahil yung kanyang pinakagulong ay bakal. Ito naman ay Carro de Fabrica na construction noong 1911. Via Transport de la Colonia, Canbros, Maturil, Finza, Estacio, de Mazer, Renfe. Carro de gran capacidad volumétrica, tirada habitual por 3 machos. No, ya no, es que no.
confusion, no? Ito ay karoon naman ng yung mga nakukuha nilang mga panggatong siguro to. Ayun, panggatong sa probinsya. Noong 1882 nagawa, no? At tapos ito ay noong 1926 ito'y ginagamit nila sa pagkuha ng mga binya o yung mga ubas, punong ubas na natuyo, yung mga tinatanggal na, papalitan nila yung ubas, no? Mga puno ng ubas ito. Ito yung ginagamit nilang pangpagkain. Carro de los Portadores noong 1950 nagawa ito. Pag-transport din naman ng mga tao at saka ng mga ano, mga goods. Ginagamit ito karaniwan sa mga agriculture. Ito ay Carro de Torn. Pang-transport dito ng mga ano, ng mga fragile. Siguro ang isa sa mga tinatransport dito yung mga pulbura, no? Na panggamit pang gera. Kaya nakalagay na ganyan dahil na fragile. No, ang tawag doon, ang ibig sabihin ay masyadong delikado. Ito naman ay ano, Carro de Vela. Ang deliver ng mga bino. Ayan, mga bino, mga kaba, ayan. Mga panahon. So, ayan. Lahat ano? Ito na natin lahat. So, iikot ko na lang kayo ng konti. Yan ang kabuuan ng exhibition ng mga karo, no? Ayun. Okay guys, thank you very much. Ibinagi ko lang ito dahil para malaman niyo yung mga kultura. So yun guys, no, sa pamamagitan ng musika na ating narinig, at magpapahalam na tayo, at patuloy kayong subaybayan ng ating channel. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please subscribe, comment down below, at bagyan ng like, at share din kapag may time. Share is the key, no? Okay. Thank you very much. Bye.